kayo at siya'y pagdangal magpakailanman. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Sa karangalan po ng kapistahan ni San Benito or Saint Benedict na pamoso sa mga katagang ora et labora or work and prayer or prayer and work. Tayo pong lahat ay hihingi ng kanyang pamamagitan kasama ni Santo Padre Pio at ng Mahal na Ina upang tayo na mga tinawag ng Panginoon ay hindi lamang magtrabaho, hindi lamang gumawa para suportahan ang mga mahal natin sa buhay, kundi ibalik sa Diyos sa pamamagitan ng ating panalangin ang ating mga ginagawa. Kaugnay po niyan, ating ipinagdadasal ang lahat ng mga workers, lalo na po yung mga nasa iba't ibang pagawaan. Sila'y ating ipinapanalangin at inihingi sa Diyos ng biyaya na maging matatag at maging masikap sa kanilang mga ginagawa. Special prayer intention po sa lahat ng mga may sakit, sa lahat ng mga naririto ngayon, sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating FB Live at yung mga nagpamisa ngayong umagang ito. Atin din po pinagdadasal ang kapayapaan ng kaluluwa ni Pilong Sales at nakikiramay tayo, nagpapaabot tayo ng taus-pusong pakikiramay sa pamilya ng aking kaklase nung high school, Marie Sales Bravo at kanyang mga kapatid. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin muna pong pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Sabay-sabay nating dasalin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinapok mo ang abad na si San Benito bilang dakilang tagapagturo sa mga nagpapakadulubhasa sa paglilingkod sa iyo. Tanging pag-ibig sa iyo ang aminawang mapahalagahan para taluntunin naming maliksi at bigay na bigay ang landas ng pagsunod sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, gumising ng gabiring yaon si Jacob at itinawid sa ilog Habok ang dalawa niyang asawa, 11 anak at 2 aliping babae. Pagkatapos, itinawid ang lahat niyang ari-arian at mag-isang nagbalik sa kabila. Doon nakipagbuno sa kanya ang isang lalaki hanggang magbubukang liwayway. Nang maramdaman ng lalaki na hindi niya magagapi si Jacob, pinalo niya ito sa balakang at ito'y nalinsad. Sinabi ng lalaki, "Bitiwan mo na ako at magbubukang liwayway na. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo binibindisyonan," wika ni Jacob. Tinanong na lalaki kung sino siya, at sinabi niyang siya'y si Jacob. Sinabi sa kanya ng lalaki, "Mula ngayon, Israel na ang itatawag sa iyo, hindi na Jacob, sapagkat nakipaglaban ka sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nagtagumpay. Ano pong ngalan ninyo?" tanong ni Jacob. "Bakit gusto mo pang malaman?" sagot naman ang lalaki, at binasbasan niya si Jacob. Sinabi ni Jacob, "Nakita ko ng mukhaan ang Diyos, ganun may buhay pa rin ako," at tinawag niyang Peniel na ang lugar na iyon. Sikat na ang araw nang umalis siya roon at pipilay-pilay na lumakad. Iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi kinakain ng mga Israelita ang litid ng pigi ng hayop, sapagkat iyon ang bahaging napilay kay Jacob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Puon ako ay dinggin mo sa daing ko na tulungan. Pagkat ako'y taong tapat, di nandaya kailanman. Kaya ako'y sumasamong, dalangin ko ay pakinggan. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Hahatol ka sa panig ko, sa pasya mong ibibigay. Pagkat iyong natatanto ang tunay na katwiran. Ang tibukin ng puso ko ay lubos mong nababatid. Sa piling ko naroong kat, kahit gabi nagmamasid. Ako'y iyong sinisiyasat, nasumpungan mong matuwid. Tapat ako kung mangusap, ang layunin ay malinis. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig. Kaya ako'y dumudulog at sa iyo'y humihibig. Sa amin ay ipadama yaong banal mong pag-ibig. Sa piling mo'y likas kami sa kamay ng malulupit. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Kung paanong sa mata mo'y lubos iyong pag-iingat, gayon ako ingatan mo sa lilim ng iyong pakpak. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamalas. Kapag ako ay nagising, sa piling mo'y magagalak. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Magsitayo po lahat.
Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong yon, dinala kay Jesus ang isang piping inaalihan ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita ang pipi. Namangha ang mga tao at sinabi nila, kailan may walang nakitang katulad nito sa Israel. Datapwat sinabi ng mga Pariseo, ang prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nagpapaubot po ako ng ating taus-pusong pakikiisa at pakikisaya sa community ng mga madre dyan po sa St. Benedict Monastery sa Pinagtungulan, Lipa City. Sa pangunguna ni Mother Catherine at ng kanyang kasamahang mga madre, sina Sister Gertrude, Sister Carol at mga kasamahan sa kanilang pagdiriwang ng kapistahan ng kanilang patron, si San Benito. Happy Fiesta po sa inyo. Noon pong nakaraang taon, nabigyan po ako ng pagkakataon na mabisita ang isa sa hinahangaang simbahan sa buong mundo, ang Sagrada Familia, para naman po sa research and development na ginagawa natin dito sa pambansang Dambana, or sa research na ginagawa natin dito sa pambansang Dambana. At pagkatapos po naming mabisita, kami po ay siyempre nagtanghalian. At sa loob ng restaurant na aming kinainan, ako po ay nagulat. Kasi first time ko po na makakita at makaranas na ang nagseserve sa aming waiter ay robot. Ewan ko kung kayo ay nakaranas na dito sa atin. Meron na ba sa atin na ganoon? Wala pa po akong nakakainan dito sa restaurant dito sa Pilipinas. At least ako po. Baka po meron na sa ibang mga establishment dito. Hindi pa po ako nakakain, no, sa restaurant dito sa atin na ang waiter ay robot. At syempre una namang hapo ako kasi first time kong makakita at makaranas na ang waiter ay ang robot. Kasama ng iba pang mga waiters na tao naman. Ang napansin ko po, meron silang pagkakaiba. Yung robot, siya, kung saan lang ipinrogram, definitely, yun lang ang kanyang kakayahan, dun lang siya pupunta at walang interaksyon. Pagkatapos ng maiprogram kung saan table, ibababa ang pagkain, tapos na, balik uli sa kanyang amo, yung nagpo-program, no? At walang pahinga. Balik, deliver, balik, serve, balik, serve. Samantalang yung mga tao na waiter na kasabay niya, merong interaction, may human interaction. Nakikipag-usap, ngumingiti, napapagtanungan, at they're capable of communicating. Naisip ko, merong pagkakaiba sa ginagawa nung dalawa. Yung isa,
yung machine, no? Ang ginagawa is essentially work. Trabaho, trabaho, trabaho. Because nakaprogram yung kanyang bahagi sa ganung gawain. At walang pahinga. At ito namang mga waiters na tao, bagamat ganun din ang kanilang gawain, they're capable of establishing relationship. Kaya magkaiba ang kanilang, bagamat pareho ang kanilang ginagawa, magkaiba yung kanilang interaction sa customers. Ngayong ang panahon o ang future ng mundo ay sinasabing artificial intelligence, at yan na nga po ang halimbawa, mga robot, maganda pong maging malalim sa atin ang pangunawa dito sa appreciation sa ganitong gawain. At magandang paalalahanan tayo na bagamat ito'y magiging bahagi na o nagiging bahagi na yung artificial intelligence ng buhay natin, bilang tao at bilang mananampalataya, magandang palalimin yung pagkaunawa natin sa ating ginagawa bilang tao. In differentiation with or in comparison with makina. Number one, dapat nating alamin o malaman na hindi tayo makina, tayo ay tao. At huwag nating sasagarin ang ating kakayahan katulad ng makina. Hindi tayo pwedeng magtrabaho ng 24/7. Magkakasakit tayo. At may mga tao na ganyan ang ginagawa. May mga taong sinasagad ang kanilang sarili kasi nanghihinayang sakita. Ano ang pagtatapusan nito? Magkakasakit tayo. Iko-compensate ng ating sarili yung mga bagay na na-miss natin katulad ng pahinga. Ang iba umiinom ng energy drink para lamang maipagpatuloy ang kanilang gawain kahit pagod na ang katawan, may balik po yan. Anong magandang inspirasyon na iniiwan sa atin ng kapistahan ni San Benito bilang tao, hindi bilang makina? Ano ang sabi ni San Benito? Huwag lamang tayong magtrabaho, tayo rin ay magpahinga sa pamamagitan ng pagpapahinga sa Panginoon, ora et labora. Alam niya at alam ng ating Panginoong Jesus na may hangganan ang ating lakas, na may hangganan ang ating katawan. Kaya kailangan nating magpahinga para ma-renew ang ating lakas at ma-fulfill yung purpose kung bakit tayo nagtatrabaho. Merong pagkakaiba yung ginagawa ng robot at ng tao. Ang robot, ang ginagawa is mainly work, trabaho ng trabaho ng trabaho ng trabaho. Tayo, lalo na sa ating mga Kristiyano, it's not simply work to earn. We are doing mission. While we work, at meron pong pagkakaiba ang dalawang yan, while we work, we praise our God for what we do. Kaya kailangan nating ibalik sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin ang ginagawa natin. Because that is the perfection of our purpose bilang nilikha ng Diyos. Kapag tayo'y nagtatrabaho at ibinabalik natin sa pamamagitan ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos, ang ginagawa natin sa maghapon, nalulugod ang Diyos. Sapagkat yun ang dahilan kung bakit tayo gumagawa. Bagamat on the one hand, merong economic value ang ginagawa natin, pero hindi doon natatapos ang ating ginagawa. It should, our work
should be a means to praise and worship God na siyang gumawa sa atin. Kaya, may kabuluhan ang paalaala sa atin ni San Benito ngayong araw na ito. Ora et labora. Let us not only work, but we combine work with prayer. Dahil ang ginagawa natin ay misyon. Huwag trabaho lang ng trabaho. Baka tayo masagad. Baka tayo magkasakit dahil lamang sa panghihinayang natin sa equivalent economic value ng ating ginagawa. Pahinga din pagka may time. Mismo ang ating Panginoong Jesus ang nagpakita ng halimbawang yan. Hindi lamang siya nagpagaling sa mga may sakit. Hindi lamang siya nangaral. Hindi lamang tinuruan niya ang mga apostoles na gumawa para sa mga tao. Inaya din niya na magpahinga at manalangin to renew their strength. At yan mga kapatid, ang modelo na ating sinusundan bilang mga Kristiyano. Mahalaga na meron tayong ginagawa to support our needs and to support the needs of those who depend on us. Pero hindi yon ang end all and be all of our, of what we do. Dapat sa pamamagitan ng ating trabaho, pinupuri at pinasasalamatan natin ang Diyos. At diyan, nagiging mas makabuluhan ang ating ginagawa araw-araw. Ang ginagawa natin mga kapatid is misyon, hindi lamang trabaho. And on that note, yan din ang sinasabi ni San Benito. Let us not only work, let us also pray while we work. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasamba at namamahal sa iyo. Sa katas ng ubos at luha ng aming paggawa, ang alak na ito para may inumin na ibibigay ng iyong Espirit. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ngayon, ginugunita si San Benito. Tunghayan mo ang aming mga alay at ipagkaloob mo na matularan namin ang kanyang mga halimbawa. Sa pagdulog sa iyo upang kami pagindapating magkamit ng iyong mga kaloob na pagkakaisa at pagkakasundo sa paglilingkod namin sa iyo, sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw na nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwara namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna sa kalitasan, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. Hosanna sa kalitasan, hosanna sa kalitasan. Kung hindi kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan na iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyoy natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, ligtas mo kami tanan. Ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-aasang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo,
kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa tawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan ni Teleo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinalanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
ang katawan ni Kristo. Amen. Sasagawang second collection na ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong aming napagsaluhan ng haing nagbibigay buhay,
aming hinihiling na maganap namin ang itinuturo ni San Benito para sa matapat na paglilingkod sa iyong gawain at sa pagmamahalan sa isa't isa bilang magkakapatid sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsipo po muna para sa ilang paalaala. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin ay sinasagawa na natin ang pagsasaayos ng extension area sa gilid ng main church at ang minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawain ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 canon law and requirement of the CBCP as national shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinaaalalahanan sa ating panawagang Clego, clean as you go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tigit sa osteria. Paalaala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ipinaaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad or ad experimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Simula po noong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro ipinagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikitang mga pagdiriwang ng kasal dito sa main church ngayong buwan ng Hulyo ay mga naka-reserve na schedules noong nagdaang taon pa at nagkataong napasabay naman sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Ang susunod pong bisa ay sa ganap na ikasampu ngayong umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya.
Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapalala na iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ang Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Humayo, tihayag, kurin siya, at dating ibon niyang awitan siya. Liligtas sa krus ni Jesus, kung siya sa mundo'y tumubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at ala siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah!